Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli nandito sa ating video reaction o sa ating news reaction. Kung saan nandito tayo sa News PH, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang. Naku po, umami na, Pres Marcos, ikinanta na, Duterte, di makapaniwala, BP Sara na shock. At yun, i-play na natin kung anong lalaman nito. Sabi dito mga kababayan sa balita, Marcos admits abuses by certain elements in Duterte drug war. Parang kakaiba ito mga kababayan na statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka napuno na po yung ating Pangulong Bongbong. Buti niya nito turn over na si Digong sa ICC. Kasi binabanatan na niya palagi yung aking foreign policy, yung pagdikit ko sa Amerika. Di ba? Parang nagpaparamdam ngayon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano tingin po ninyo, mga kababayan? The Manila Times, Marcos admits abuses by certain elements in Duterte drug war. Tapos, President Ferdinand Marcos Jr. on Thursday admitted there were abuses by certain elements in the government in relation to its war on illegal drugs, which could have possibly made syndicates and other lawless elements stronger. Kita ninyo? Ang lumakas po mga kababayan during the time of Digong, hindi man yung kampanya laban sa droga yung malakas, kundi ang lumakas lalo yung sindikato. Ito yung naging assessment ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Speaking at the Center for Strategic and International Studies doon po mga kababayan sa Washington D.C., the President said the previous administration focused very much on enforcement in its campaign against narcotics, which in turn also claimed the lives of innocent victims. Sabagay, maging mga kababayan si Maudigs, aminado siya na yung focus niya, AGK. Sabi nga niya mga kababayan, sa kanyang programa sa SMNI na kung nung panahon niya daw nangyari yung Digamo killing, baka niya nakasama yan sa AGK. So sabi ng ating Pangulo, in my view, what had happened in the previous administration is that we focus very much on enforcement. Because of that, it could be said that there were abuses by certain elements in the government, and that has caused some concern about the human rights situations dito po sa ating bansa. Para niya, Mr. Maravillas, nag-iba na ng tono yung ating Pangulong Bongbong sa dating Pangulong Digong. Pansin ko nga din po, siguro medyo nainis na rin siguro mga kababayan si President Bongbong Marcos, kasi dito sa issue ng West Philippine Sea, si Digong po ay naka-align sa China. So sabi dito mga kababayan, while he cannot categorically speak about the policy implemented by his predecessor Rodrigo Duterte in what he had in mind, Marcos lamented how giving authorities too much power in the crackdown against illegal drugs resulted in some law enforcers to also be entangled in the drug trade, which in turn caused much criminality in the Philippines, in drug syndicates becoming stronger, wealthier, and more influential. Akita ninyo, mga kababayan, lalo nitong magingit-ngit ngayon yung mga dilawang DDS na vloggers.
Ayaw ninyo kasi natigilan si President Bongbong Marcos. O ngayon, medyo nag-iba na ng tono, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong. Ayaw anya ninyo akong tigilan. Hindi anya ako nagsasalita dati. Sige nga, ngayon, magsasalita na ako. Nasabi rito, mga kababayan, under his watch, the President reiterated that the government will zero in on re-education and dismantling drug syndicates, starting with the police force, where some ranking officials are suspected to be protectors of drug lords, if not peddling the illegal substances themselves. Makikita ninyo ngayon, mga kababayan, kung sino yung totoong strong leader at weak leader. Di ba? Baliktad po yung katotohanan. Ang talagang strong leader po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi dito sa balita, law enforcement agents have been sucked into these terrible systems that have enriched themselves at the cost of many lives. We have taken enforcement as far as we can. Now, it is time to look at actually going after dismantling this syndicate, sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Further, back to that process is also the process of re-education, of explaining especially to our young people what the potential damage is to their lives should they be involved in this way, not only as users, not only as addicts, but also as dealers and operators of these syndicates, sabi ng ating Pangulong Bongbong. So, sabi niya, I organized a commission and I asked for the resignation of all the policemen, police officers from colonel level up, and we have received about 917 resignations. And we are now in the process of looking through the records of these officers to see those who have had derogatory comments, those that have evidence against them. Adagdag pa ng ating Pangulong Bongbong. Ano kayo ngayon, mga dilawang DDS? Malamang magmumura ngayon ng magmumura siya. Si Mau Dix. Yan kasi, ayaw ninyong tigilan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O gayon, parang nag-iba na ng tono. Nagiging palaban na po ngayon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? At yun nga, mga kabalita natin, na kung saan yan ang pahayag, yan ang ibinabalita sa atin ng ating kabalitang si Dante Marabilas nga, yung tungkol nga sa mga pahayag ng ating Pangulo. At tungkol nga rito sa naging kampanya kontra droga nga ng dating Pangulo. Na kung saan ito nga pinapaabot na balita mula kay Dante Marabilas nga, na kung saan itong ating Pangulo nga si Bongbong Marcos nga, mga kabalita natin, talagang tila daw ba nag-iiba na ng tono at nagiging palaban na ngayon, mga kabalita natin, na kung saan nagsasaad na rin siya ng kanyang sariling salaysay ukol nga sa mga pangyayari, mga panahong nakaupo o nanunungkulan. Ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte nga, mga kabalita natin, at yan yung mga ilan sa mga pahayag ay binahagi sa atin ng ating kabalitang si Dante Marabilas. At yan nga, mga kabalita, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento dyan. At yan muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at syempre sa pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo sa NewsPH. No? Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yan, mga kabalita, ito muli ang inyong WB hanggang sa muli nating pagkikita, mga kabalita. Balita!